Hello guys, good afternoon guys. Dito ako ngayon sa Barari. Pangalawang beses ko nang pumunta dito sa Barari. Una, kasama ko yung mga bata. Ito guys, hindi lang bilang isang driver ang ano ko. Minsan na ano ko, sabi ko, hirap din pala pag driver, no? Kala mo easy lang. Kasi kasama ko yung mga bata, inutusan ako nung dalaga na ibili ko raw ng cold stone yung nanay nila, dalawang box. So, 100 lang ang binigay niya. Ngayon, ang halaga nung isang box ng cold stone, nasa 37. So, nasa magkano na yon? 70 plus, 100 ang pera ko. Tsaka sabi nung dalaga, bili ko rin siya ng ice cream sa Baskin Robbins. So sabi ko, hindi ka siya ang pera. Eto pa, isama ko rong dalawang kapatid niya. Mamimili sila ng mga candies sa loob ng mall. Sabi ko sa mga bata, asan ang pera niyo? Sabi nila, sabi ng ate namin dyan na sa 100. Ha? Sabi ko, paano kaya, hindi to kasya. Sabi, bili ka muna ng pang kulay sa buhok ice cream, tapos yung matitira sa 100, bigay mo na lang sa amin. So, yun na guys. Ando na ako sa may kumuha na ako ng dalawang cold stone. Tamang-tama, tapos na rin manguha ng mga candies yung dalawang bata. Sinalubog nila ako doon sa cashier. Nagulat ako guys, ang dami nilang kinuhang candies, mga chocolates, tsaka may mga laruan din na pambata. So sabi ko, hindi kasya ang pera natin. Pwede bang sabi ko, tabi na lang natin yung iba. Pero inuna ko yung yung ate. Inuna ko. Sabi ko doon sa kabayan, punch mo muna sa kanya. Pag punch, alam niyo ba kung magkano? 39. Yung isa hindi pa na hindi pa nasali yung sa kanya, nasa isang basket. Tapos sabi ko, hala, 39. Itabi natin yung iba. Tapos sabi niya, sige, sabi ng bata. Buti pumayag naman. Tapos sabi ko, kabayan, i-punch mo na rin tong dalawang cold stone. Tapos, saka na yung isang basket. Titingnan ko kung kasya. So guys, pag-punch nung kabayan dun sa dalawang cold stone, yung pangkulay sa buhok, nasa 92. Yung magkano na lang natira. 8 dirhams. Sabi ko dun sa maliit, pwede bang yung 8 dirhams na lang na natira is yun na lang ang ibili mo ng pagkain? Ibalik natin yung iba. Alam nyo guys, nangiwi na yung bunganga niya guys. Kay gusto nang umiyak kasi nakita niya yung ate niya, marami. So ayun, sabi ko, tawa yung mga kabayan. Sabi ko, baby, okay lang ba? Ibalik natin yung iba? Sabi, sige. Yung parang halong gusto nang umiyak. Tawa ng mga kabayan na babae. Tapos yun, sabi ko doon sa ate, sabi ko, pwede bang sharing na lang kayo sa binili mo, bigyan mo siya kung anong wala sa kanya. Okay, sabi nung isa. Tapos sinabi ko naman doon sa bunso, bigyan ka lang ng ate mo ha, kung ano yung gusto mo doon sa kanya. Sabi niya, sige. Tapos sabi mga kabayan, naku kabayan, buti naniniwala sila sa'yo. Sabi ko, ano naman yan sila? Mababait naman ang mga bata yan. Tsaka, malumanay din sila na ganyan ang nanay nila. Sabi ko, kung ano yung okay lang sa kanila. Tapos yun na. Ay, nakalimutan ko yung ate. Bibili pa pala na ako ng ice cream. Ay, wala nang natira. Nagdagdag pa nga ako. Tapos tinawagan ko yung ate. Sabi ko, yung nag-utos sa akin. Sabi ko, hindi kasya yung sabi ko. Pati din sa mga kapatid mo, kulang pa, dinagdagan ko, bili na lang ako ng ice cream mo, bayaran mo na lang mamaya pagdating ko. Tapos sabi niya, wag na lang, sabi niya, yung sa kanila na lang. Ayun na.
Nasa sasakyan na kami. Sabi, inulit ko pa. Parang masama yung loob ng maliit. Inahawa ko nung ate. Ayaw. Nasa sasakyan na kami. Sabi ko, sharing lang kayo ha. Sabi nung ate niya. O, sige. Tapos maya-maya, binuksan nung ate yung pagkain ng kapatid niya. Sabi ko, di ba sabi ko, sharing kayo sa binili mo? Bakit mo pa kinain yung sa kapatid mo na konti lang yung nabili niya? Sabi niya, sabi mo kasi sharing. Sabi ko, oo, pero yung sa'yo, marami. Bigyan mo siya kung anong wala sa kanya. Hindi yung kakainin mo yung sa kanya. Tapos yun, na ano nung maliit, tawanan silang dalawa. Tawanan na sila sa loob ng sasakyan. Tapos habang ako ya, habang inihintay ko yung order ko na ano, na karak, ito, merienda ko. Tsaka yung tinatawag nilang sambusa, pagkain sa Ramadan, yung para siyang ano, lumpia, na ang laman is sa gulay. Ay, ito. So, habang hinihintay ko to, tumawag naman din yung binata. Sabi, asan ka na? Nasa mall ka pa? Sabi ko, wala na. Nasa labas na ako sa grocery. Sabi niya, bili ka ng ano, pagkain ng ibon ko. Sabi ko, wala nang pera. Hindi pa kasi yung binigay ng ate mo. Ah, sige, sabi niya. Tapos yun, umuwi na kami. Pagdating sa bahay, sabi ko, akin na yung pera mo, bibili kita ng pagkain ng ibon. Babalik ako doon. So, ayun na, binigyan niya yung ano, yung ATM niya. At ngayon, napapasok ako sa loob. So, minsan natatawa ako sa sarili ko, guys. Sabi ko, siguro kaya ang bilis pumuti ng buhok ko ba kahit ilang beses kong kulayan. Sobrang ano ba sa mga bata, minsan ano, maingay sila na. Pero hindi naman ako nagagalit, guys. Hindi ako gaya ng ibang ano na sinisigawan yung mga bata. Ako hindi. Bahala kayo magsigawan dyan. Basta alam ko na masaya sila. Yun lang sa akin. Kasi naano ko yung una kong kasama, guys. Dito, same din kami ng amo. Nakita ko kung paano niya tratuhin yung mga bata. Yung mga bata para silang robot, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, hindi makapagharutan sa mga ate nila. Kasi, isang beses guys, sinigawan niya, pati ako nagulat. Yung parang sigaw na parang akala mo siya yung nanay, tita, or lola. Nagulat ako guys, sinigawan niya ng napakalakas yung bata. Sabi ko, okay lang ba yan? Di ka pagagalitan ng nanay, tatay? Sabi niya, bahala sila dyan. Titigas ng ulo. Sabi ko, hindi naman eh. Kasi may kinukuha lang dito sa ano. Tapos, parang naano ko guys. Sabi ko, ay, akala ko ako na yung pinaka ano na driver. Pero, hindi eh. Ako, bahala sila magsigawan dyan, maglaro. O dito nga ginagawa nila sa loob ng sasakyan guys, yung papunta sila ng school, lalo na yung mga maliliit, nag-hide and seek sila dito sa loob ng sasakyan guys. Wala, hayaan ko lang sila. Ang saya-saya nila, nag-hide and seek sila dito sa loob ng sasakyan. Yung isa doon sa likod, sa trunk, tapos yung isa dito sa front seat, sa pinakailalim. Tapos sabi ko, sabi ng mga bata, alam mo pag ikaw ang kasama namin, sabi nila, yung mga maliliit, nagagawa namin yung gusto namin gawin sa loob ng sasakyan. Kasi alam ko pag tatay nila ang kasama nila, hindi sila, nakaano lang sila, nakaupo lang. Tahimik. Sarado ang ano nila, bibig. Tikom. Nanay naman nila, okay naman yung nanay nila kasi hindi naman stricta. Yun, ganun pa rin. Pero, open naman yung nanay nila. Kaso, syempre, natatakot din sila. Nanay nila yun eh. Oh. Nakakapagsalita sila, nakakaano. Pero hindi yung gaya sa akin pag ako ang kasama nila. Harutan sila, hide and seek. Or kung ano yung maisipan nila. Kakain ng ice cream. Iaano dito sa bintana. Yung iahiga ganyan nila, idikit nila yung kamay nila dito. Ako bahala sila guys pag ano yung magano sila, magdumi sila dito sa sasakyan. Kasi obligasyon ko yun eh.
nawala silang marinig sa akin. Pero lang kung yung sinasadya nila, inaano ko, sabi ko, please naman, paki ano yung kalat mo dyan sa baba, ilagay mo lang dito sa may, ano, sa bin. Para hindi naman maano yung sasakyan. Hindi ko sasakyan to, pero ayokong makalat. Kasi ayoko yung uupo kayo na may mga kalat, ano. Naniniwala naman sila, guys. Lalo na yung mga malalaki. Okay naman sila. Yung mga bata, ganun din. Pag ako ang kasama nila, ang baso, ang balot ng pagkain nila, guys, nakalagay talaga dito sa may bin. Pero pag kasama nila nanay nila, ayun. Malaya sila sa basura, guys. So, ayun lang, guys. Pasensya na kayo, guys. Na-share ko lang tong ano ko sa bilang isang driver. So, yun lang, guys. Maraming salamat, guys. Pasensya na kayo. Thank you so much. Thank you for watching, guys.